Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Luisa na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa batang may paniniwalang iba sa kanyang mga kaklase na pinamagatang Masaya sa Piling Nila. Isimulat ito ni Inang Rose Ann D.C. Esguera ng Division ng Gaman City at ikinuhit naman ni Ginoong Jeremy P. Daos ng Division ng Zambales. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook narration ng inyong lingkod mula sa Division ng San Jose del Monte City. Handa na ba kayong maglakbay sa kapan ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Inang Mel ang guro namin sa unang baitang. Siya ang paborito ko. Laging masaya ang aming klase. Magaling kasi siyang magturo at mabait pa. Naalala ko pa noong unang araw ng pagpasok ko. Wala akong kakilala dahil bagong lipat ako. Ipinakilala ako ni Inang Mel sa lahat. Piling niya na maging mabuti sila sa akin at kaibiganin ako. Lahat kami ay nakikinig at sumusunod kay Inang Mel. Walang pasaway at walang umaabsent. Lahat kami ay marunong at nagbibigayan. Walang nag-aawayan, kaya masaya sa aming klase. Para lang kaming naglalaro habang natututo. Marami kaming gawain, pero masaya. Magsulat, magbasa o gumuhit man ay pinakasasawang gawin. Lahat ng ito ay paborito namin. Isang umaga ay dumating si Inang Mel na may daladalang makulay na papel. Yak, may masaya na naman kaming gagawin. Excited kaming lahat. Binigyan niya kami ng higit-isang papel na magagamit. Pinaguhit kami ni Inang Mel ng aming sarili. Paborito naming mga kasuotan at pagkain. Binigyan niya kami ng 20 minuto para tapusin ang aming gawain. Tumahimik ang lahat at nagkanya-kanya kami sa paggawa. Natapos na ang oras na itinakda ni Inang Mel. Iligpit na ang lahat ng inyong mga gamit maliban sa inyong ginuhit. Utos niya sa amin. Lahat kami ay sumunod. Ligpit dito, ligpit doon. Aini, halika rito sa harap at ipakita mo sa iyong mga kaklase ang iyong ginawa. Ang tawag ni Inang Mel. Sumunod ako't hindi nahiya. Ipinagmalaki ko ang aking gawa. Lahat sila ay nakatingin at nakinig sa akin. Ako ay isang Muslim. Ang tawag sa suot ko sa aking ulo ay hijab. Ginagamit ito para takpan ang aming buhok dahil bawal makita ito ng ibang tao. Ang pagmamalaking sabi ko, ang lahat lang ng kinakain ko ay mga pagkain halal o hindi bawal gaya ng mga masda, gulay at prutas. Ang haram o bawal ay hindi ko kinakain gaya ng karne ng baboy. Dugtong ko. Lahat sila'y nagpalakpakan pagkatapos kong magsalita. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala na dapat igalang. Dapat unawain ang pagkakaiba-iba natin. Ang paniniwala at pagsunod nila ay sa kanilang tradisyon ay kanilang karapatan at tungkulin. Paliwanag, hindi ng men. Salamat, Aini, sa pagbabahagi ng iyong gawa sa amin. Nakangiting wika, Inang Mel. Ipasa na ninyo ang inyong mga gawa at ipagpapatuloy natin ang talakayan bukas.
oras na ng ating susunod na asignatura. Dagdag pa niya, Muslim man ako at iba sa aking mga kaklase, hindi ko naman naramdaman na ako ay naiiba. Sabi ni Aileen, mahal nila ako at mahal ko rin sila. Masaya ako sa piling nila. At sa nagtatapos ang nakatutuwang kwento ni Aimee. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ano ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.